Masaya si Senator Bong Revilla sa pagiging number one ng Ang Panday sa box office. Napakalaking blessing daw ito, lalo pat best picture din ang pelikula at nakuha pa niya ang best actor award. Ayon pa si Senador, hindi lang ito tagumpay ng Panday, kundi ng Filipino movie industry. Hindi lang naman kasi ang Panday ang kumita, kundi pati ang iba pang mapelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Sa pag-iikot ng GMA News, mga sinehan, kita ang mahabang pila sa MMFF movies. Natutuwa ako, hindi lang para sa Panday, kundi sa lahat ng mga entries. No? Umbaga, buhay na ang pelikulang Pilipino at at least kumikita lahat. Next year, mas marami mga producers ang magpuproduce ng mga quality movies. Nagbigay ng fearless forecast ang ilang showbiz columnists at hosts tungkol sa relasyon ng ilang celebrity couples ngayong 2010. Makichika tayo kay Lars Santiago. Positibo ang tingin ng itinuturing na showbiz authorities na sina entertainment editor and columnist Ricky Lo, manager and TV talk show host Lolit Solis, at broadsheet columnist Shirley Pizarro sa magiging lagay ng industriya ng pelikula ngayong 2010. Batay raw ito sa magandang resulta ng Metro Film Fest entries sa takilya. Pero sa kabuuan ng showbiz, patuloy pa rin ang mga kontrobersya. Ang mga conflict sa showbiz, yan ang isa sa mga nagpapasaya, 'di ba, ng industriya natin. Mga naghihiwalay, nag-aaway. Sa showbiz maraming temptations, maraming hindi makapagpigil. So nandiyan yung buntisan sa mag-asawang Chris Aquino at James Shap. Ewan ko, parang pag nakikita mo kasi silang closely, parang yung ano nila, yung body language, hindi maganda. Diba? Ewan ko, basta meron akong ganun feeling na parang hindi yung closeness nila, hindi yung talagang punong-puno ng love. Yung Chris and James naman, yung problema nila, hindi naman ganun patindi, wala namang third party. Yung problema nila, yung time lang talaga. Eh ang relasyong Vicky Bello at Hayden, patuloy pa rin ba? Sila pa ba? Ayun ang marami nang nalampasan na tests, 'di ba? And the tests are really really critical. But hey, they're still together. So baka together pa rin sila. Habang in love si Mama Vicky Bello kay Hayden ko. Yun na yun. 'Di ba? Talagang Ano na ni Vicky si Hayden, responsibility na niya eh. Kasi si Hayden is emotionally weak. He draws strength from Vicky. At alam ni Vicky yun. Kung sina Marian at Dingdong naman ang pag-uusapan. Marian, Dingdong, ako mukhang namimilig rin yata ng konti. Ano? Kasi siyempre ang daming nakapaligid kay Dingdong. So dapat bantayan ni Marian ang mabuti si Dingdong. Pagpatuloy yung closeness ni Marian sa Dingdong, malay mo, baka magpakasalin dalawa, di ba? May kanya-kanyang bet para sa stardom ngayong 2010, si Ricky, Shirley at Loli. Rian Ramos will be even bigger. Kasi ang galing ni Rian. The Jackie Rice. I think that girl has loads of potential and I really hope that she will get the good breaks in the new year. Adieu, Chris. Malakas ang dating talaga nila sa mga fans. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's the hottest in showbiz. Happy New Year and happy weekend. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balita kami tinutukan sa nakalipas sa 20.